welcome to my channel. Kung bago ka sa channel ko, please do subscribe, like, and share. Thank you so much! At meron tayong bagong sender. Basahin natin yung sulat niya. Dear Ate Marisa, magandang araw po at hello sa lahat ng followers niyo. Ate Marisa, ako po ay 20 years old na ngayon. Ako po ay taga Bulacan. Tawagin niyo na lang po akong Princess. Simulan ko po ang aking kwento noong ako ay 18 years old. Noon kasing time na yun, todo akong nagmahal. At galit ang mga magulang ko dahil nag-aaral daw ako bakit inuna ko ang paggawa ng bata. Meaning to say, nabuntis po ako. Pinanagutan naman ako ng aking nobyo. Ngunit gusto ng mga magulang ko na maayos na kasalan. Subalit kapos sa pinansyal ng pamilya ng aking nobyo. Kaya hindi nila napagbigyan ang kahilingan ng aking mga magulang. Galit na galit ang aking mga magulang at pinalayas ako. Ang sabi ng mga magulang ko ay, magsama daw kami ng nobyo ko na mares matigas ang ulo. Nung una ay masaya naman ako sa pili ng nobyo ko. Makalipas ang ilang buwan, nakaramdam ako ng pagkalungkot. Namimiss ko ang buhay ko sa pili ng aking mga magulang. Lahat kasi ng naisin ko ay naibibigay nila. Paminsan-minsan, nagtatalo na rin kami ng nobyo ko. Dahil naglilihi nga ako, may mga pagkain ako na gusto at ayaw ng sikmura ko. Kung minsan, nakinagagalit ng nobyo ko. Ang arte ko daw. Nahirapan na po ako, Ate Marisa. Buntis po ako at madami akong pangangailangan na hindi na ibibigay ng nobyo ko. Dapat na ba akong bumalik sa mga magulang ko at panindigan ko na itong napasok ko? Dapat na ba akong bumalik sa mga magulang ko or panindigan ko na itong napasok ko? Ano po ba ang dapat kong gawin? Nalilito na po ako. It's me, Princess. Ang hirap ng sitwasyon mo, no? Kasi buntis ka. Mahirap magdesisyon kapag ka ganyan ang sitwasyon. Pag buntis ka, hanapin ng baby mo yung presence ng tatay niya. So, magkakaroon ka ng maraming problema pa. Napakaraming problema ang darating sa'yo kapag ka... Parang ang hirap magbigay ng advice. Kasi mayroong bata na apektado. Pero ang para sa akin, pairali mo muna siguro yung kung ano yung mas makakabuti dun sa bata. Siguro mas maganda kung suyuin mo na rin yung magulang mo para wala ka ng problema. Kasi pagka ang mga magulang kasi, nasaktan lang kasi yun. Kasi nga, pinag-aaral ka tapos nabuntis ka. So, ang gusto lang ng magulang mo, siguro, mag-sorry ka tapos tutulungan ka nila kung ano yung pangangailangan mo para sa apo nila. Sigurado ako patatawarin ka noon. Lalo na kung para sa bata. Maging sincere lang yung paghingi mo ng sorry sa kanila at sabihin mo na siguro gusto nila talaga na makatapos ka ng pag-aaral. So, ipangako mo na lang sa kanila na kung sakaling manganak ka, edi mag-aaral ka na lang ulit para matapos na yung pag-aaral mo, para yung pangarap nila para sa'yo, ito pa rin mo kahit na may anak ka na. Ganun na lang. Para huwag mo nagawing ano ba yung buhay mo, miserable. Kasi kung may iiwanan ka, mahihirapan naman yung baby mo. Kung iiwanan mo yung nobyo mo dahil lang sa financial, mga pangailangan mo, malaking gulo din yun. Kasi, syempre, maghahabol din yun sa'yo. Tapos, yung pag-aawayan nyo pa yung baby, ganyan. So,
or huwag ka nilang mamili. Parehas mo lang tanggapin kung ano yung ano. Kasi naging decision mo na yan eh. Nandiyan ka na sa sitwasyon na ganyan. So huwag ka nang mamili. Humingi ka ng tawad sa magulang mo. Tapos sa nobyo mo. Pag-usapan nyo na lang ng maayos yung mga bagay-bagay na hindi nyo pinagkakaunawaan para maging okay na kayo. Tapos sabihin mo rin sa kanya na mahirap talaga ang pagbubuntis, ganyan. Para maintindihan niya, kasi lalaki yan eh, hindi niya naiintindihan yung anong nararamdaman mo. So sabihin mo sa kanya, kung hindi niya naiintindihan, itanong niya sa nanay niya para maalaman niya kung na hindi ka umaarte na mahirap talaga maging nanay. O di kaya isearch niya ka mo sa Google. Para malaman niya. Yun. Dinadamay si Google ngayon. Yun, sana princess may naintindihan ka sa ano ko, sa advice ko. So ayun, ulitin ko na lang ha. Wala kang pipiliin. Wala kang iiwan. Hingi ka ng sorry sa magulang mo. Tapos pakipag ano ka sa nobyo mo. Para magkaintindihan kayo. Communication lang yung kulang sa inyo. Magiging okay din ang lahat. Okay? Sana mag-iingat ka lagi para yung baby mo maging healthy. Okay? Thanks for watching. At saka, shoutout pala kay Emmy Pangilinan ba yun? Sorry, MM Pangilinan yata siya. Nakalimutan ko yung lista. Sabi ko, isa-shoutout ko siya. Basta MM siya. Hi, salamat sa'yo sa pag-follow mo dito sa Dear Kapatid. Nakakatuwa kasi nag-advise ka rin. Salamat. And sa lahat po, kay Joy Salen, hello, shoutout sa'yo. Tsaka kay Maripi Joy, thank you so much sa lahat ng suporta nyo sa mga followers ko. Salamat, salamat. I love you all. Bye-bye. Ate Dina, look at your jacket. It's now I off shoulder. Hindi kasi kasha na lang sa ulo ko, kaya ayun. Ginupit pa na lang. Naging off-shoulder na siya. Ang cute, di ba? Ate Dina, sorry. Yung bigay mo, ginawa kong off-shoulder. Bye-bye. Thank you. Thanks for watching, guys.